Nangingi sa atin ang tulong ng isang kababayan natin sa Al-Hasa, Saudi Arabia, ng si Miss Farhana. 3 buwan na raw siyang hindi pinapasahod, may iniindap ang karamdaman at minamanyak pa ng kanyang amo. Na ito po ang kanyang panawagan. No po, Sir Ate Tor, gusto ko po humingi ng tulong sa inyo. Wala na po akong ibang mahilingan ng tulong kung hindi lang po kayo. Hindi ko na po kayang ginagawa. Ang amo ko pong lalaki pumapasok sa kwarto ko tapos po pinagtatabaho nila ko kahit hindi ko na po kayang sakit ko. Hindi nila po ako dinadala sa doktor. 3 buwan na po ako walang sahod po ngayon. 8 buwan na po ako dito, wala po akong ikama. Matapos po natin matanggap ang reklamo ni Ma'am Farhana, agad po namin tinawagan ang kanyang agency sa Pilipinas na EJM Global Manpower. Ayon po sa kanilang case officer na si Rubilin Hadap, nakarating na raw sa kanilang reklamo at kasalukuyan na silang naipag-ugnayan sa kanilang counterpart agency. Pero para makasiguro, inilapit po rin namin ito sa OWA at POAA ang kaso at sabay po namin tututukan hanggang mapauwi ang ating kababayan. Ma'am, maligayang pagbabalik po sa Pilipinas. Po. Kamusta naman po, ma'am, yung biyahe po natin mula Saudi pabalik? Okay naman po. Nagpapasalamat po ako sa inyo, lalo na kay Sir Rapi Tolpo at sa agency rin po nang umano sila sa ano sa tulong ng ninyo ni Sir Rapi Tolpo at nakinig din sila sa mga ano ninyo. Sa wakas, nakarating na rin sa Pilipinas, kaya masaya po. Excited na po ba kayo? Eh, makikita nyo na po yung pamilya nyo na antagal na kayong iniintay na bumalik, na na-excite na rin po sila. Opo, kasi palagi yung nagtatanong kung kailan ako, sabi ko hindi ko pa alam. Ready na po ba kayong makita sila? Siyempre po, excited na po. Excited na. So ngayon ay diretso na po tayo sa hotel. Okay, doon kung saan po magpapahinga po muna kayo. Okay, tara po. Sama po kayo sa amin. Tara. Ayan na yan. Press po muna tayo. Tapos bukas na bukas, susundin po ulit namin kayo para hahatid na po namin kayo sa TV5. Tapos isusurprise natin yung nanay nyo na panigurado, excited na excited na rin na makita kayo. Tayo po ngayon ay pupunta ngayon sa TV5 para doon makita ka rin ng mama mo. Okay? Sige po. Nasa studio po natin, si Nanay Asda Amil Otto. Ito po yung nanay ng ating OFW. Si Miss Farhana, supposed to be ngayong araw ang dating. Lumapit siya sa atin dahil minumolestya siya, as a matter of fact. Magandang hapon po, Nay. Saan pa kayo galing, Nay? Sa Holosolo. Pinapunta natin dito si Nanay para sunduin yung kanyang anak na si Farhana Askar. Kailan po kayo huli nag-usap ni Ma'am Farhana? Yung Sabado, nakatawag yun sa akin, sir, pero sinabi ko sa kanya kung kailan siya uuwi. Sabi na hindi ko po, nanay, alam kung kailan ako uuwi. Kailan po kayo dumating? 1 buwan na ako dito, sir. Ngayong araw na ito, magkikita mo dapat yung anak mong ma. Miss Farhana Askar, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kayo ho ba si Miss Farhana? Hindi po, sir. Kaibigan niya lang po ito. O, pwede ba kausap si Miss Farhana? Sir, hindi po pwede. Bakit? Ano nangyari po? May masama kasing nangyari. May masamang nangyari? Opo, pauwi na sana po kami. Kaso nga lang po, nagka-aberya po kasi dito. Anong pong klaseng aberya? Paano pong nangyari? Hindi ko po may paliwanag, sir. Ang hirap-hirap po kasi. Anong pangalan niyo po, madam? Cherry po, sir. Ma'am Cherry,
Nandito kasi yung mother po ni Nanay Farhana. Nakakapag-alala nga po yan na bigla nagkaroon ng aberya all of a sudden. Sino ba mga kasama mo ngayon dyan? Siya lang po, sir. Dalawa lang po kasi kami dito. Ginulong po kasi siya ng amo namin kaya hindi po kami makalabas-labas dito. Pero pinapayagan kayo ng amo nyo na makausap kami? Sikreto lang po ito, sir. Hindi po nila sikreto. Alam na may cellphone po kami. Mga kailan kaya kayo makaka-uwi dito? Miss Cherry? Alam, sir. Baka matatagalan pa, sir. Matagal pa. Baka next year pa po, sir. Mga anong buwan next year? Hindi ko po masigurado, sir. Hindi ko po alam. Ma'am, matagal nyo na ba hindi nakita yung anak nyo? Mag-isang taon na ngayon. Hanggang ano, nag-apply siya dito sa Maynila, galing doon sa amin. Hindi po namin pwede makausap si Miss Farhana? Hindi po pwede, sir. Hindi po pwede. Tinatago lang po namin to, sir. Nakakulong ba ngayon sa kwarto si Miss Farhana? Opo, sir. Ikaw, nakapuslit ka sa ibang kwarto? Opo, sir. Nagtatago po kasi ako dito sa CR, sir. Ah. Tulungan niyo po kami makauwi, sir. Ah, so binabantayan siya ng kanyang amo, hindi siya makalabas? Opo. Pwede ba mag-mensahe si nanay para maiparating mo kay Miss Farhana? Sige, nay, magsalita ka pa. Makinig ka na lang po, Miss Cherry, para maiparating mo kay Miss Farhana. Ma'am, sige, mag-mensahe. Please lang, pauwiin mo na ang anak ko. Nag-aalala na lang ako sa kanya. Parang magkasasakit na ako sa pag-aalala ko sa kanya. Please lang, gusto ko na makita ang anak ko. Sir, parang awa niya. Tulungan niyo naman po kami makauwi. Sige po, ganito pong gagawin namin. Odette, pakiready nga yung OWA, POEA, DFA, lahat ng pwede natin tawagan para ayusin natin itong problema. Ano po yung mensahe mo para kay Miss Farhana sa anak po ninyo? Sa anak ko, gusto ko na siya makita. Gusto na makauwi siya dito sa amin kaya ano, nahirapan na talaga ako nag-alala sa kanya. Matagal na kayo nakikita. Ilang anak ko dyan ba, Nay? Pito, sir. Pang ilan po siya? Pang dalawa. Mahal na mahal niyo po siya? Mahal na mahal, siyempre, sir. Ma'am, kapag halimbawa lang nakita mo yung anak mo next year, pag halimbawa, ano po yung unang-una niyong gagawin sa kanya? Halikan ko siya. Sabi ko, salamat, nagka-uwi ka na, anak. Mahal na mahal kita. Ayun. O nga naman, kahit na sino nanay, yun talaga ang gagawin una. Kailan po yung huli niyong nayakap yung inyong anak? Na matagal na, sir. Isang taon na. Mm-mm. So pag nakita niyo po, iyakapin niyo mahigpit na mahigpit. Talaga, sir. Iyakapin ko talaga at ano, halikan ko, sabihin ko, anak, nandito ka na. Muntik na ako magkasakit ng galala ko sa iyo. Hindi ko na matiis, sir, yung ano, kalungkutan ko sa anak ko. Sige po, ma'am. Huwag na ako kayo mag-iyak, ma'am, at gagawa natin ang paraan. Ano? Paano po ito, Nay? Oy. Next year pa ho siya darating dito. Pero gagawin namin lahat magagawa namin. Sige, sir. So, uwi ka muna ng hulo. Maiwan ka muna rito. Gusto ko na, sir, dito. Kung pwede, antayin ko na lang siya dito para may kasama siyang umuwi. Ikaw, ma'am, sa hulo kayo galing? Dumaguete po. Nagkita lang po kami sa Zamboanga po. Eh, nangutang siya para lang makasamahan ko siya. Kung dito po kami titira pa, maghihintay po kami. Eh, paano yung gasto po namin? At saka kailangan ko po magtrabaho para sa kapatid ko. Ano bang trabaho niyo po sa Dumaguete? Kuan po, is office staff po. Pero wala na po ngayon kasi end of contract at saka wala na po akong trabaho kasi nagtutulong ako sa kanya. Mag-a-apply na po ako pagdating ko dun. So, paano yan? Ano bang plano ngayon? Eh, depende po kay nanay kung ano yung plano niya. Eh, sabi kasi ng auntie ko, eh, tutulungan ko po to. Eh, kaya wala po tong alam dito sa Maynila. Anong tulong ang pwede namin magawa, Nay? Ikaw na siya ang bahala kahit anong tulong mo sa akin para makauwi na yung anak ko dito sa amin. Kaya no, ulit-ulitin ko sasabihin sa iyo, sir, muntik na ako magkasakit sa, ano, sa kalungkutan ko sa anak ko. Malungkot nga talaga ito. Eh, paano kaya nga, yak nang yak ako sa kanya. Sir, ang hirap namin, sir, doon sa ano, sa amin. Kahit nagpunta ako dito, nangutang na lang ako sa mga ano ko, sa mga kamag-anak ko, sir, para pamasahin namin dito. So, anong gagawin mo sa kanya, Nay? Pag nakita mo ulit, sabi mo? Halikan ko siya, sir. Yakapin ko siya. Halikan, sabihin ko sa kanya, nandito ka na, anak. Okay. Nay, tingin mo yung nasa likod. Sino ba yan? Anak ko! Thank you.
salamat sa iyo, sir, sa pagtulong mo sa amin at sa kasalanan ko. I love you, po. Opo, po na rin sa dito. Opo ka na rin po. Pag-iakapin mo yung friend mo. Opo kayo dito. Dito ko makita na sobrang mahal na mahal ka ng mami mo. Po. Alam mo, bilang pamasko ko sa'yo, ayoko nang bumalik ka kasi yung nangyari nga sa'yo. Bigyan na lang kita ng negosyo para wag ka nang bumalik. Okay sa'yo? Okay po. Maraming salamat po. Ilan bang anak mo ulit? Dalawa po. 8 years po at saka 3 years po. Ano bang alam mong negosyo? Wala pa po, pero susubukan pa lang po kasi ayoko na po mawalay ulit sa mga anak. Yan ang gusto ko. Nay, okay ba sa'yo? Huwag natin siya pabalikin sa abroad. Bigyan ko na lang siyang hanap buhay na maayos para mabuhay niya yung kanyang mga anak. Sige, para malapit sa'yo. Sige, sir. Makatulog. Salamat. Ano pong maganda inegosyo ngayon doon sa Hulusulu? Mga grocery, yung pagkain. Kaya naman, te, ano sa palagay mo? Balato po yung pagkain ng mga Muslim tausog every morning po. Ano mga pagkain na rin ba? Like bangbang sog po. Eh wala po dito eh Muslim mga so, tausog. So paano maging setup niya? Karinderi? Parang para siyang pandisal po na ganun ginagawa. Ano ba ka? Basta balato. Or sa mga kuan po, malapit kayo sa paaralan. Oh, maganda po yun kasi malapit sila sa paaralan. Lalagay tayo ng pwesto. Opo. Parang sari-sari store na maliit lang po. Yung linalak, malapit lang sa kanila. Ganun po. Anong tawag? Mga magkano po na yun pag yung pinakamaganda? Hindi ko po alam. Ako rin sure, po. Eh. Hindi ko po alam. Eh, kung bigyan kita ng 100,000 na puhunan. Malaki po yun. Oo. Malaki na po yun. Na lang. Tindahan na po yung tindahan po yun. Kahit mga grocery, sir, aabot na yun. Ganito gagawin natin. Pwedeng dalawa, magandang suggestion niya, pwede kayong tumulong sa kanya. 100,000, bibigyan kita kasi matindi nangyari sa kanya nai. Pag-aralan mo muna mabuti, magtanong-tanong ka kung yung bang, ano, ang palapulit yung mami. Bangbang sug. Alam mo yun? Sug. Oh, nanay. Kumakain ka noon? Ako, sir, marunong ako magawa ng mga bangbang sug, yung kakainin ng mga Muslim katulad namin. Yung pala, patok na patok yun doon. Okay, so kung magtinda tayo ng ganun, plus sari-sari store. Pero ang kondisyon tayo, hindi ako papayag ng gano'n lang, hindi ka na babalik, yun ang kondisyon. Ayoko na sir, ayoko na siya babalikin kasi hindi na po talaga ako alis kasi ayoko nang mahiwalay ulit sa mga anak ko. Sobrang hirap po. Malungkot yung gabi-gabi pag natutulog ka na alaalan mo yung anak mo. Tapos po yung tulad ko, hindi pa po pinalad doon, sobrang hirap po. Sabi nga po nila, paswerte-swerte lang daw yan. It's so happy na hindi ka na sinwerte. Pero para sa akin, siguro po, this is what we call na destiny nyo na po na magkaroon ng negosyo sa Hulo. Kaya pinapunta kayo at hindi ka naging successful doon. At nagkakilala tayo at mabibigyan kita ng negosyo na hindi ka na pumunta kailangan ng Saudi. At mas maganda pa. Mm-mm. Siyempre, sarili mo negosyo. Oo. Wala kang amo. Alagaan yan yung mga anak niya, sir. Oh, po. Nagpapasalamat po ako sana. Lahat ng naging tulong niyo po, lalo na po, ito ayaw nun akong pabalik, bigyan nun ako ng puhunan. Ito bang pinakamalaking pasasalamat ko sa inyo. Kasi hindi na po ako mawawala sa mga anak ko. Tapos po may pang-araw-araw na po ako na panggastos sa kanila. Ilang taon po yung mga anak niyo, ma'am? 8 po yung panganay, yung bunso ko. Lalaki, babae yung 8? Babae po. Sumunod? 3 years po. Babae rin po. Anong trabaho po ni Mister? Nag-ano po sa dagat. Fisherman sir. Mangingisda. Di maganda yun. Fisherman si sir, tapos ikaw, negosyante, meron kang dalawang negosyo. So, sapat na ho ba yun para yung sa mga pamilya, para makatulong ka na ng kinanay? Opo, malaking tulong na po yun para sa amin. Mag-ano tayo isang reporter na pumunta sa Hulusulu, i-set up natin. Suggesting ko, wag lang po sila magpaka kasi madaming abusaya po dun. Wag lang magpahalata po. Ay, wag na lang pala muna kami pumunta. Magbigay na lang kami ng pera. Madami pong kuhan dun. Baka malaman nila na, siyempre ilalagay nyo po to sa YouTube. Eh, makikita. May kuhan pala, may staff para si Sir Rabbit Tool po. I-kidnapin ako. Maganda pa naman po siya. Kuhan yan Hindi, walang ransom yan. Especially sa kuhan yan sa kanila, probinsya. Madami po. Kung ano ba ako pupunta doon, ma'am? Sabihin ko, ako si Rapi Tulpo. Ako yung gagawin ng tulong. Kilalang-kilala ka. Anong gagawin ko na abusaya sa akin? Siyempre, alam na, kikidnapin ka. Million-million, sir. Tapos pag hindi ka ransom, pag hindi, pupugutan ka ng ulo. Pag wala mag-ransom sa akin, pugut ulo ko. Opo. Ay, sus. Pwede ba? Bigay ko nila sa impera. Maganda po sana kung pupuntahan nyo din. Ayaw na po nalaman na maraming abusaya. Wag naman. Eh, siyempre, bago itayang buhay ng mga staff ko, ako muna.
Kaya kaso nasabi mo kung ako, di mas lalo na. Mas lalo na po. Parang yung naisip nila, hala, ito, kuan, malaking isda to. Eh, wag na lang pala. Ma'am, na lang okay lang ba, ma'am? Bigay ka nilang pera sa inyo. Natawag-tawag na, call-call na lang tayo kung ano nangyari. Po, okay lang? Kasi ayaw na rin po niya. Takot na daw po siya pumunta sa ulang. Sir, bigay niyo na yung pera. Ay, lang na marami pang tanga. Ganon. Ano? Wala pa nga akong boyfriend, mamamatay ka. Saan nangyari? Bira lang pugutan yung babae. Ano ginagawa sa mga babae? Inaasawa. Inaasawa? Wala akong balak mag-asawa dun, te. Eh, ganito na lang po, seryoso na po to. Bibigyan na namin sa inyo yung pera. Pero bago kayo mabigyan ng pera, gusto ko magbanting muna kay ni nanay at ng pinsan mo. At pili tayo ng mga pasalubong para sa anak mo. Okay ba siya, nanay? Uwi ka rin, nanay. Sama ka uwi sa hulo. Oo, sama kami kagad tatlo. Pati ikaw, ate. Sa Dumaguete po. Yung pong mga unpaid salary ninyo, at kung ano pa mga benepisyo meron po kahit tayo masingil, sisingilin po natin yon. Okay? Nabigay na po yung ano yung salary ko po yung umalis ako. Kaso lang po, hindi na po kompleto kasi naghulog po sila sa asawa ko tapos hindi nila po niripan. So, mga magkano po pwede natin singilin? Huwag na po. Okay na po yun. Kompleto na ba? Isang sweldo niya po yung hindi nabigay. Yung isang buwan lang po yung isang hindi nabigay. Kunin natin, ma'am. May contact po kasi ako dun sa agency kay Miss Len Hermosa po. In-inform niya naman ako na kung may problem daw si OFW, willing naman daw po makipagtulungan yung agency niya dito sa Pilipinas. Oh, ma'am, tello? So, ibibigay nila yung sweldo mo. Kunin mo yung pera din po yun, ma'am. Huwag ka mahiya. Ibibigay po yung pera mo na hindi na ibigay plus yung pera ko pa ibibigay sa iyo. Plus, ang gagawin ko po, magsha-shopping po tayo para sa mga anak ninyo pang Christmas. Kinanay, kitatay, and then magbabanding kayo, and then tapos niyan kayo po ay papamasaya ng aeroplano. Kayong tatlo. Okay? Ibanding muna sila, and then isa-shopping sila. Kasama rin si ma'am. And then, bigyan ng cellphone, Cherry Mobile. And then, bigyan yung mga anak ni ma'am, shopping mo, isang maleta ng mga damit na para marami siyang pasulubong sa mga bata. Siyempre, bigyan mo na 100,000. Tapos mag-aeroplano silang tatlo. Si ma'am sa Dumaguete, si Andela Holosulo. So, madam, salamat. Madam, salamat. Sir. Madam, salamat. Okay. Sunduin kayo para i-handed sa inyo yung early Christmas gift sa inyo ni Idol Rafi, okay? So, mukhang ready naman ako kayo. Pumunta na tayo sa isang pamilihan. Sige po, tara po!
na kayo mula sa ating bonggang Christmas shopping. At early Pamasko sa inyo ni Idol Rafi. Ngayon dito tayo sa isang kainan para ho kayo ay mabusog. Kumbaga, kalakip na rin ho yun sa mga early Pamasko ni Idol Rafi. Welcome back ho ulit sa Pilipinas. Enjoy Manila. Kain po tayo. Okay? Sa Terminal 3 ng NAIA upang ibigay sa inyo itong mga flight tickets ninyong mag-aanak para ho ipahilawatin sa inyo na kayo ay tuloy na na pag-uwi sa inyong pamilya. Tanggapin niyo po ito, yan po ang katibayan na kayo ho ay makakalipad ngayon. Promise yan. Ngayon, maliban dyan, ito rin ay handog ni Idol Rafi, dalawang cellphone na kumbaga pang pabonus na ho niya at early Pamasko nga na maibibitbit ninyo sa inyong mga kaanak sa inyong probinsya. Okay? Tanggapin niyo po yan. Hindi po nagtatapos dyan. Kasi mula rito sa isang envelope na tong hawak ko, napapaloob ang 100,000 mami handong sa inyo ni Idol Rafi para ho sa inyo to, para ho makapaghanap buhay kayo. Sana ho ay makatulong ito maalis ang trauma na naramdaman ninyo sa ibang bansa at makapagpanimula. Kapitol po, maraming salamat po sa lahat po ng naging tulong mo po sa akin. Buong puso po kaming nagpapasalamat kasi po hindi ko po ina-expect na ganito po ang kalaking tulong na ang ibibigay mo po sa akin. Buong puso po kami nagpapasalamat sa iyo, lalong-lalo na po sa ganitong kalaking pira na binigay mo po pang bagong buhay. Sumbra po ako nagpapasalamat kahit po magtapos pa ako ng kontrata, hindi po ako siguro. Sigurado makakadala ko ng ganitong kalaking pira at mga pasalubong sa pamilya ko po. Maraming salamat po, Sir Apitol po. Maraming salamat, tinulungan mo po kami. Kung hindi ikaw ang anak ko, hindi po magkawin kaagad. Kahit magano ako dito, hindi magkakawin anak ko. Kahit iyak ako nang iyak kung hindi ikaw, Sir. Siguro hindi pa yun magkakawin kaagad. Hindi ko pa yun makita hanggang ngayon. Pero maraming salamat sa tulong mo sa amin at saka sa lahat ng nabili mo sa amin, pasalubong mo sa mga pamilya namin, maraming salamat at Merry Christmas sa inyong lahat. Gusto ko po magpasalamat kung hindi po dahil sa iyo, hindi po sana sila makakawi. At ikalawa po, salamat po dahil sa treat po, maagang Pamasko, shinapping mo po sila, kasama na po ako. Tapos dinala po sa magandang kainan at sa magandang hotel po. Magpapasalamat po ako ng marami doon. Thank you, God bless you. Mabuhay po kayo ng matagal.